Hey guys, it's Corix. Welcome back to my channel. Last week lang in-upload ko yung episode explaining the title of the song 214. If you haven't seen it yet, eto yung link. In that episode, nabanggit ko na lumaki ako sa Santa Ana, Manila, Pasig Line. I was going through the comments today. Nakita ko ang isang comment that struck me. Bisita ka po sa Pasig Line, nasunugan po sila nung New Year. My heart skipped a beat. Dikit-dikit po kasi talaga lahat ng bahay doon. Mabilis kong chinek yung news. At least 600 families entered the New Year without homes. Tingnan na natin yung mga videos. Laki ng apoy, eh. Jesus. Stop. In Jesus' name. Ay, hindi ko na kaya panoorin. Couple of days ago, nung pinapanood ko yung 214 episode, naisip ko na bisitahin yung bahay. Hindi na ako nakabalik dun mula nung 10 years old ako eh. So pupunta ako sa Pasig Line. It's unfortunate na ganito pa yung circumstance. Puntahan natin sila. So we're going to a place I haven't visited in a very, very long time. Marami akong magagandang alaala sa bahay na yun. Sa katagalan ng panahon, yung mga alaala na yon, minsan para nagiging panaginip na lang. Yung tipo bang pwede mong itanong sa sarili mo, did that house really exist? Malayo-layo rin kasing nilipatan namin, San Pedro, Laguna. And by the time I was a grown-up working in Manila, for one reason or another, I never made time to visit. Something I might terribly, terribly regret today. Hindi ko alam kung paano ako magre-react pag nakita kong abo na lang ang dati naming bahay. It's a very nice, siguro back in the day, Spanish house. Pero by the time na nakatira kami dun, you can say it was falling apart almost. Okay, maybe not falling apart, but the house was certainly old. And there were a lot of things that needed to be fixed, which was a challenge for us because we were only renting. Pag medyo malakas talaga yung ulan, binabaha talaga kami doon. So sa ground floor kami, parang alam naman namin dati kung babaha. Ilalagay mo lahat ng gamit mo sa itaas ng kama. May mga flood preparations kami lagi. I can imagine yung stress sa parents namin. They have to go to work, tapos they have to worry about that. Despite these challenges, we really did love that house. Nire-rent lang namin yun, nire-rent ng family namin. Medyo malaki yung bahay, although lumang-luma na nga siya. Ang unang kahati namin dun, yung lola ko sa father's side. Tapos after several years, kahati naman namin yung lola at lolo ko sa mother's side naman. At saka ibang mga tita ko. Just a little background. I guess you can say I grew up in a middle-class household. Mom was in the civil service and dad was in sales. My dad's mom actually comes from a well-to-do clan, the Aldeguers from Iloilo. But she encountered tough times in the Second World War. She lost my lolo when her 6 kids were all still very young. My lolo, who died a war hero, was the district engineer then. And secretly led the underground guerrilla movement in Negros. Siguro, pwede natin ikwento yung story niya sa ibang episode. How he helped the yung guerrilla movement in Negros. Ang mother side ko naman ay mula sa Leyte. My lolo was a very charismatic practicing lawyer who with my lola boldly moved to Manila in the hopes of giving better opportunities for all 10 kids they had in tow.
Yup, 10 kids. Ito yung ano, Santa Ana Church na ba yan? Yeah. Ito yung Santa Ana Church dyan. Nagsisimba, ilalakad lang namin. Papunta church at saka pauwi dito. Oh man, I miss that church. Yung school namin dito, somewhere here. Ito. So dito kami nag-school. Kudos sa parents namin. Hindi kami mayaman, but they sent us to a really nice school. Actually, all the way up to college. They worked hard, they hustled, so we can attend the best schools. So, itong OB noon, parang bahay lang talaga siya. Yan, yung puno na yan, nandyan na yan noon pa. Yun yung isang puno noon, pagpasok, yung dito sa right. Tumbok yan ng gate. Galing, no? Galing ang mga puno talaga. So, ito na yung kanto. Dito ako bumibili ng song hits paminsan-minsan, pero more than song hits. Every week bumibili ako ng sports, Atlas Sports, tsaka Sports Weekly. Basketball talaga yung love ko ng time na yun. Yung savings ko from school, binibili ko ng magazine. Ang address namin nun, 2228. Hindi, lagpas kasi may basketball court dito eh. Kung saan lagi nanunod kami. Tapos pag nagrambulan na, pinapauwi na kami. Ewa, so dito yung basketball court siguro. Doon. Ayun, basketball court pa rin. Barangay hall ba yan? Oo, barangay hall. Oh. So hindi na sila pwede magrambulan dyan. Dyan yung tanod. Habang papalapit ng papalapit tayo sa lugar namin, lalo kong kinakabahan, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag nakita kong wala na yung dati naming bahay. Sana hindi nila tinanong. Hindi kaya... 2223. Oo nga, hindi. Sige, ako na. Ayan! Ayan! Purple na siya! So that's the house. Hindi nila sinira. Pwede kaya ako sumilip. Apartment na nga yata eh. Parang hiwa-hiwalay na yung pinto eh. Makipagkwentuhan tayo. Hanap lang ako ng apartment. Baba tayo, merienda tayo. Ano bang gusto niyo sa tindahan? Tubig? 1, 2, 3, 4, 4. Ayun, anong soft drink? Sino ko? Sprite. Sino? Sprite lang. Dito ako nakatira, no? Ikaw ba yan? Yung anak ko nasa taba. Yun yung kwarto ko eh, sa likod. Sa may... yung katapat ng punong mangga. Taga dito kayo, boss? Oo. Saan kayo? Dito. Diyan lang ako. Ito yung kanto. Oo, yung kanto. Tapos papasok dyan ang Aragonan. Oo. Saan ka doon kabanda? Doon kami. Doon ako doon. Diba ito bahay? Oo. Sa likod, Aragon. Tapos pagkaliwa mo, may school dati doon at saka tindahan. Yun ano, yun nursery. Oo, nursery. Doon kami ng nursery. Ah, okay. Ano pangalan mo? Day. Ano po ba yung day? Ano po yung school? Anong year ka nandito? Hanggang 73 hanggang 83. Bata. 73 ako eh. Bata ako siya. 73. 73 na ba? Mag-credit tayo. Tapos, lumipad ka mga kailan na? 83. Lumipad kami sa San Pedro. Ay, mag-credit tayo. Baka magkaklase tayo sa nursery. Baka. Pwede kayang pumasok? Dito, dito. Sa loob. Diyan sa may Aragon. Sa Aragon na lang ako dadaan. Ay, saan ka? Gusto mo? Sa Banta. Ako nga eh. Tara, tara. Andiyan ka na si Ate Tela. Ate! Ate! Saan ka? Ali ka? Ayan, pakilala mo. Okay lang ba? Oo. Hindi kaya ako bumisita. Kala ko baka nasunog. Hindi, yung dito sa may balapit sa Binyamon, doon siya mismo yung nasunog. Magandang umaga po. Hindi po ako nakabalik dito mula nung umalis kami ng 10 years old ako. Ito po. Ito yung anak. Rico Blanco po. Rico Blanco. Ay, artista? Kasi
Saan? Dito ako hanggang mag 10 years old. Sa Manila pa ako pinanganak. Sinong nakatira dyan? Sila Blanco? Blanco po. Sila, ano? Blanco po. Si Lola Alice po yung una. Sino yung si Tisoy? Sino po? Daddy ko po. Oh, daddy mo ba yan? Si Ting. Tisoy. Ah, tatay mo ba yun? Daddy ko po yun. Ah, tatay mo pala yun. Gusto mo makita yung taas? Pwede po ba? Okay. Wow! Wow! Sandali po, nagpa-flashback mo. Tatay mo pala si Ting! Ang ganda ng bahay na. Naiiyak ako. Ang ganda po ng bahay talaga. Balis na sila dito, kami na yung bumalik. Sabi po ng ate ko, ginawa na pong apartment kaya nalungkot ako. Ay, hindi. Ang lola ko nagluluto dito. Oh, ayan, oo. Oh. Ito po, bukas po ito. Ah, ay, tingnan mo yung lababo. Gising pa rin. Pakikunan lahat, ha. Pakikita ko sa nanay ko, sa tatay ko. Buhay pa? Mama? Opo. Si mama kaka-celebrate lang 69. 69? Opo. Si papa? 80 na. Ah, talaga? Si Tisoy? Oo, kami Tisoy! Ang miniyari talaga nito ay sila Aragon. Sila Aragon po. Spanish po ba sila? Ay, hindi. Hindi sila Spanish. Diyan sila Baracio. Ah, ayan, dito po. Yes, ayan o. Wala nga, binago na nila. Inipanan nila sila. Andiyan po yung punong star apple. Ay, wala. Ayan, patay na. Ayan, pinatay na nila eh. Ayan. Ay, ito yun, no? Kasi ginawa nilang ano. Wala na. Wala na. Pinatay na nila. Kasi hindi na rin siya namumuhi. Oh my God. So, dito si Tito Ben. Oh. Tapos dito si Tito Bug. Etong kwarto to, konektado to dun sa isang sa kwarto. Sa kapila, meron siya na to. May legal room. Oo, meron pa rin siya. Iko-compare natin sa family photos na talaga? No? May picture ako dito sa wall na to. May auntie ako nakaupo. Tapos ako nakaganito dito. Oh. Alam niyo po, pinaganda niyo po yung bahay. Kasi nung paalis kami dito, wala na. Nung nakuha namin to talaga, oo. Wala na. Pumapasok po yung tubig pag umuha. At syempre hindi, sa baba, binabaha. Hindi na po binabaha. Hindi na. Paano po ginawa? Tinumbahan. Alam mo, di ba yung baldosa natin, ayun, no? Tinaasan yun. Natakpan yun, sayang. Nawala yun. O, ito. Kasi tinaasan namin yun. Ilang beses ako nahulog dito. Ayan, sinasabi ko sa inyo magandang tiles. Oo. Andiyan pa rin. Pati sa babae, kaya lang natabunan na siya. Dito po, may papuntang garahe. Ah, oo. Sila rin na. Bahay na yan. Oh my God! I miss you too! Dito ako naglalaro. Yan na lang natitira. Dito na lang. Na tiles. Kasi ito eh, buong baba na nito ang tiles. Pati baba niyan, buo siya. Ganyan. Wala na po ngayon, nasa ilalim. Wala na, kasi tinamba ka na namin eh. Kasi yun na. Sige ito. Nabaha na siya eh. Napakagandang tiles. Oo, talaga antik talaga yan. Sisend ko sa pamilya ko. Sige lang. Naibutan mo ba niya sila, no, Lupreti? Hindi po. Paglipat po namin, hindi na po Lupreti. Baracio na po. Pero yung sila Tina at saka Ramon Lupreti, lagi nandito yan. Sila Tito siya nakakamu. Parang sa nakakamu. Kaibigan nila. Oo. Ang tagal nila dyan. Baka malipap mo. Siguro. Okay. Ito yung punong mga. Oo, yan. Tanda na, no? Pero masipag mamunga yan. Ay, grabe po yan. Pag ano, ang dami. Pinamibigay lang namin isa tao. Pinapapalit lang namin. Ba? May basketball court po ako dati. Oo. Okay. May kubo po kami dito sa bandang kanan. 1984 nyo nabili. Oo. Hanggang 1983 po kami. Oh yun. 84. Pagkaalis nga ninyo kami na yun. Ay, ang ganda. Kami na yun. Kayo agad. Tapos sinunti-unti ni Mami na ayusin. Ano
ba? Yan pa rin yan. Nakahiga ako dito eh. Ito pa rin eh. Oh, ay, hindi. Pinagpalito kami. Pero ano pa rin siya? Iba, pinalitan na namin. Ganito dati. Kasi sa baba kami, ang lola nandito, dito nagluluto sa kusina, malaki, di ba? So pagkakain na, Rico, kakain na! Oo, kasi ano yun eh, walang kisabi. Oo, walang kisabi talaga nung araw. Tsaka makikita mo kami naglalaro sa baba. Eto, importo, baka gusto mo tignan. Wala kang problema, wala nakatira dyan eh. Huwag yun ako lang siguro. Hindi lang, hindi lang, wala naman mo. Wala namang tao dyan. Pwede po yung secret, para makita ko lang siya pag-tira. Ay, ito o, kaya lang sinaran na ano pa kapit ko eh. Kirain yung secret niya. Oh yan, dyan. Oo, dyan. Tapos, ginagal na lang namin yung ibang topics na may topic dyan. Ginawa na lang namin ito. Noon po, tumutulong ulan dito. Oh. Binubutasan namin dito. Ah, talaga? Kasi para dumiretso oh, kasi ano yun eh, garahe. Oo, kasi garahe. Dito pumapasok. Oh. Ay, naayos na namin. Sa makakaya naman ng family namin, sinubukan naman ayos-ayosin din paminsan. Kaya lang talagang luma na po. Luma na talaga. Tapos yung yala, yung mga bintana, pinalitan namin, di ba? Boka-boka yan. Sa baba naman, kapis na sliding. Oo, oo. Wala na, tinagal na rin namin yan. Meron pa isa. May kita ko sa labas, may kapis pa eh. Ay, oo, yung ding-ding dito. Yung ding-ding na lang. Hindi na siya working. Hindi na rin namin alis. O, yan ba? Yan. Diyan pa rin yun. Bawak po. Sige. Yan pa rin. You think isi gawa dyan yung kapis? Oo. Ito na lang ang lumang bahay na nandito eh. Talaga. So, nadinig nyo ito. Yung apartment na to. Bago na yan. Bago na lahat. Dati wala na rin yung lumang bahay. At ang galing-galing ng pag-aalaga nyo po. Pinaganda nyo pa nga nilagad. Po. Kahit wala na yung mother at yung father ko, talagang kami magkakapatid. Inaalagaan namin talaga. Kasi yun ang bili ng nanay. Treasure na po itong bahay. Oo, totoo yan. Tsaka nung pagtumtong namin dito, unang-unang takot kami. Ay, wala naman po dito. Wala! Wala lumalabas, wala. Wala po. Wala. Nag-iisa nga lang ako dito, eh. Wala. Eh. Confirm, wala po. Yung tunog po, yung bahay yung tumutunog. Oo, pagkatanghali, yung... tok! Oo, ganun. Meron ka lang mo, may tao. Kasi yung expand at oo, ano, ng bahay, ng kahoy. Mm-hmm. Sa gabi nga eh. Sa gabi uli, alas dos, alas tres. Ayaw, yan, tama ka! Tama po? Oo. Kasi lalamig eh. Oo, tama ka. Sabi ko nga, may tao pa sa taas. Hindi po. Kahoy lang po yun. Oh, like, oh. Alam mo, nung kami naglalakad dyan, tumatakab kami pagdating dyan eh. Takot kami. Wala po. Pati yung samangga. Wala. Ay, sige po. Baka po magsisimba pa ay, po. Ay, hindi lang. Okay lang. Mahaba pa naman yung oras. Di ba ka mag-anak niyang Altiger sister? Opo. Opo. Napupunta rin sila rito eh. Ah, ganun po. Noon. Thank you po. Okay. Oh, pwede po ba magpa-picture sa inyo? Ay, naku, tsura namin. Wag na. Hindi, para lang sa parents. Thank you! Dito rin po talaga yung sofa dati. Oo, oo, oo. Ito, siya! Ayan, gintor na siya. Ayan o, tsaka yung sabito ng toilet. Ay, yun pa rin yan, yun ang pinagal. Dito yung banyo, dun yung ano. 1930s pala. 30s na po. Before the war. Oo. Thank you po. Okay. Nako. Pahag po. Ayun. Salamat po. Salamat din. Salamat po sa pala. Salamat din. Ikaw pala anak ni Ting. Bye-bye, okay. Bye-bye, Ate, kung nile-let go nyo yung bahay, sasabihin ko sa'yo, ha? Hindi na. Kasi yun ang bili ng mother ko. Oh, salamat po. Okay, salamat din. Tuloy kami. Pupuntahan nice ko po you. Naman yung ngayon yung nasunog. Ay, doon. Sa Bilya Mor. Opo, tatanong natin anong kailangan nila. Ah, saan? Mabuti naman. Thank you po. Okay, thank you. Ingat kayo. Salamat, bye-bye. So I'm glad that the house is intact and very well maintained. So hindi na tayo makabante kasi may harang na. So I guess dyan yung sunog yun. Tingnan natin kung saan tayo pwedeng umikot. 776. Sige, di doon pa yun.
antayin natin yung message ng SK. Kasama natin ngayon si SK Chairman Mika. Wala na siyang boses. Sunugan din sila. Puntahan natin yung lugar. So, anong kailangan? Toiletries. Tulad ng emergency light, mga toothbrush, Colgate, sabon. Sabon. Lalo na sa mga bata. Pang hygiene, hygiene pa. Kasi ang problema sa ganito, yung pagkalat ng germs. Tubig, may tubig naman. May mga tubig na binibigay din bawat mga ano, bawat mga foundation. Tubig, sabon, kailangan. Wala kayong account na pwede mag-deposit. Hindi, ang sabi ko kay sir, siya na lang. Kayo na lang po. Sa inyo na lang po. Gagawa kami ng account. Opo. Sige, ganun na lang. So, kasi meron naman pong card. Katunayan po yun na nasunugan ka. Pag wala ka namang card, di ka naman magbibigyan. Kumustahin ko lang sila. Tapos hindi na ako magtatagal dahil... Sumahan mo yun. Pagpagpagod, sir. Sige. Salamat, Idol. Rito kaya ang ginagawa namin dito, kahit anong tulong na binabigay, hindi namin dinidiscrim. Kung ano lang yung kaya, kahit ito, pinatanggap namin lahat. Wala rin kaming, kunyari, hindi mo kaya yung ganang bilang. Hindi namin siya sabi na, huwag na lang, kasi kailangan namin talaga. Sa ngayon, meron siguro immediate na tulong na dumating, no? Gobyerno, ganyan. Yung ang problema, 2 weeks from now, 3 weeks ayan, from now. Ayan, yun ang piniprepare ko. Pag may iba ng problema, nakunod, wala na lang sana. Matulong, pag may ibang lugar na apektuhan, nakakalimutan. So, talk ako na to dahil dito ako lumaki. May ilga sa merito. Pwede pa tayo mag-picture. Mapapawas ng pag. Thank you. The past few days have really made me reflect on the significance of our homes in our lives. For a while there, akala ko hindi ko na muling makikita ang aking childhood home. At nung nakita ko siyang intact and well-loved, hindi ko ma-describe yung naramdaman ko. Parang may mga puzzle pieces na hindi ko alam na kulang pala. Until that moment, na bigla na lang there was a part of me na nabuo. Para kang nag-reconnect, hindi lang sa isang long-lost friend or loved one, kundi sa isang parte ng pagkatao mo. Parang ganun yung feeling. If you haven't tried it yet, subukan nyo po. I mean, personally, I like to travel a lot. Pero minsan, siguro, instead of going to these faraway places, try to visit that magical place you haven't visited in a very long time. I know parang mababaw at simple lang,
But trust me, it's an incredible experience. Now, this realization unfortunately comes with a lot of sadness. Because just down the road, just down Pasiglan Street, 600 families are starting this new year with no roofs over their heads. And this brings me to my little request. If you've enjoyed this episode, if it made you reminisce about your old home, or maybe made you appreciate the place where you live right now, please check out the video description below. I'll be putting all the details of how you can help those affected, no matter when you're watching this video. I really do hope that they recover quickly, but there's a big chance that it will take a while, kaya importante po na tuloy-tuloy natin silang imo-monitor at bibigyan ng tulong. Sadly, mukhang left and right ang pagtama ng kalamidad dito sa bansa natin. Kaya medyo nag-aalala din ako na baka makalimutan ang mga dati kong kapitbahay sa Pasiglan. Kaya inisip ko, in my own little way, I'm hoping na ma-maintain ko ang awareness regarding Pasiglan, my old neighborhood, kahit dito lang sa ating wonderful and growing RBTV YouTube community. Ako po si Rico Blanco, Tubong Pasiglan. Maraming salamat po sa tulong.